Bilyon-bilyon na ang namatay sa buong mundo. Pero may isang tao na natatangi ang kamatayan. Ito ang kamatayan ni Jesucristo. Bakit siya namatay? May layunin ba ang kanyang kamatayan? Para masagot iyan, balikan natin ang pasimula ng kasaysayan ng tao. Ipinaliliwanag sa Biblia na nilalang ng Diyos si Adan na perpekto o walang kasalanan. Pwede siyang kumain mula sa lahat ng punong kahoy sa hardin ng Eden, maliban sa isa. Simple lang ang utos ng Diyos, huwag kumain ng bunga nito. Ang punong ito ay sumasagisag sa karapatan ng Diyos na magtakda ng mga pamantayan sa kung ano ang mabuti o masama. Habang nananatiling masunurin si Adan kay Jehovah, posible siyang mabuhay ng walang hanggan sa paraisong lupa. Pero hindi pinahalagahan ni Adan ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. Pinili niyang sumuway sa Diyos. Ang resulta, naiwala niya ang pag-asang mabuhay magpakailanman. Pero hindi lang siya ang naapektuhan. Lahat ng kanyang inapo ay nagmana ng kanyang kasalanan. Walang kakayahan ng sinumang tao na makalaya mula sa kasalanan at kamatayan. Kailangan nila ng magliligtas sa kanila. Kaya naman makahimalang isinugo ni Jehovah ang kanyang perpekto at espiritong anak dito sa lupa para maging tao. Perpekto si Jesus, gaya rin ni Adan noong una, pero di gaya ni Adan na natiling masunurin si Jesus. Dahil dito, ibinigay niya ang kanyang kaluluwa bilang pantubos na kapalit ng marami. Pero paano makikinabang ang lahat ng tao sa kamatayan ng isang tao? Ipagpalagay na may isang manager na nagnanakaw ng pera ng kumpanya. Dahil dito, nabaon sa utang ang kumpanya at napilitan itong magsara. Nawala ng trabaho ang mga empleyado at naghikaho sa buhay. Dahil sa katiwalian ng isang tao, marami ang nagdusa. Pero may isang mabait at bukas palad na naawa sa mga biktima. Naudyokan siyang bayaran ang pagkakautang ng kumpanya at binuksan itong muli. Nang bayaran niya ang pagkakautang na iyon, natulungan niya ang lahat ng empleyado, pati na ang kanilang pamilya. Si Adan ay gaya ng tiwaling manager. Nang magrebelde siya, nagkasala siya para itong malaking utang na naipasa niya sa kanyang mga anak. Si Jesus ay gaya ng taong bukas palad. Nang ibigay niya ang kanyang sakdal na buhay, binayaran niya ang ating pagkakautang o kasalanan at binigyan niya tayo ng pag-asang mabuhay magpakailanman. Baka maisip mo, ano ang ginagawa ngayon ni Jesus? Paano ka makikinabang sa gagawin niya sa inaharap? Sasagutin ang mga ito at ang iba pang tanong sa Aralin 4 ng brochure na Magandang Balita Mula sa Diyos. Pwede mo itong i-download sa jw.org/tl. Handang tumulong sa iyo ang mga saksi ni Jehovah sa pag-aaral ng Biblia. Puna ng online request para sa pag-aaral ng Biblia at isang saksi ang pupunta sa iyo para pag-usapan ng Biblia sa oras at lugar na pwede ka.